Pumanaw sa edad na 61 ang singer na si Renato de la Rosa o mas kilala bilang si Alon na nakilala dahil sa kantang Pusong Bato. Nakatutok si Lars Santiago. Isa sa mga awiting tumatak sa puso ng masang Pilipino at pumatok sa mga mahihilig sa bidyoke, ang awiting Pusong Bato. Pero di na muling maririnig ang tinig sa likod ng awiting ito na si Alon o Renato de la Rosa sa tunay na buhay. Pumanaw na si Alon sa edad na 61 at kinumpirma ito ng kanyang asawang si Raquel at anak na si Justin. Naglagnat po siya. And nawala naman ako yung lagnat niya. Tapos ubo na lang po. Hirap po siyang humiga. Bumabag po kasing oxygen niya. Bumabag po ng 38. Ipinasok ng kanyang pamilya si Alon sa ospital at nang mataas na ang kanyang oxygen level. At dahil negative naman daw siya sa antigen test, pinauwi rin sila sa kalaunan. Pero sa pag-uwi, nangitim ang mga kuko at muling bumaba ang oxygen level ni Alon. Matapos po noon, mga ilang oras lang, nang sa bahay na po siya, nangingitim na naman yung dito niya. So, takbo natin sa private. Maghanap tayo. Mahigit 40 ospital daw ang kanilang pinuntahan, pero wala ni isang tumanggap kay Alon. Mag-uumaga nang tanggapin sa isang ospital sa Quezon City si Alon at doon na siya nalagutan ng hininga. Hinihintay pa ng kanyang pamilya ang resulta ng RT-PCR test na ginawa kay Alon pagkatapos niyang pumanaw. Naulila ni Alon ang kanyang asawa at 10 anak. Oras Santiago, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.